our future is brighter, bigger, and stronger. Dahil today, we will unfold milestones and we will conquer greater heights. Welcome to this year's much-awaited iPhone celebration. Your future is iPhone! Knocking me down is the easy part. Keeping me there is the impossible. If you get complacent, you will get replaced. Don't stop working to be better. Dapat palagi tayo nag-i-improve because someone wants what you have. Protect what is yours. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Hanggat nangangarap ka, may pag-asa pa. Sabi nga, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Sabay-sabay natin abutin ang ating mga pangarap at naniniwala po kami na atin ang mga tala in 2020 sa bagong dekada!
pagmamalaki namin sa buong AutoHub Group na ang iFern ay aming partner. Pagsineryoso mo si iFern. Grabe, life will never be the same. Merong apple stem cell. Alam niyo naman po yung apple stem cell, right? Yung nagpapabata talaga. Specifically for the skin. And we also have the star flower oil, the most expensive oil na nasa serum natin ngayon. And we are really proud to have that in all our products. So ang masasabi ko lang po, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung nagawa ng isang janitor, magagawa rin po ninyo. To God be all the glory! Mahal kong ka-iFern Milia, binabati ko kayo. We wouldn't be here if not for you. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang iFern Nation! Since 2016, pinagmamalaki natin yung World Branding Awards ng Fern C. Now, Fern D! World Branding Forum Brand of the Year! Starting Monday, only Fern D60s. Lahat ng matitira, mayaman! Lahat ng naniwala, lahat ng kumapit, magiging milyonaryo! Hyper na ko! We'll be right back.
good morning again. So welcome back to part 2 of this special Tomani Talks mentoring session with the T-Conquerors team of Presidential Director Erlyn Timoteo. Kung nag-enjoy kayo sa part 1, mas mag-enjoy kayo ngayon sa part 2 kasi merong pasabog, no, si Presidential Director Erlyn Timoteo sa dulo nitong part 2. So let's get it on. Let's start the show. Okay, so our next guest is Jeffrey and Marian Rosario, no? Mag-asawa sila, best friend ni Jordan Manyo, and si Jeffrey isang bully, no? No, online bully siya kasi yung sa chat group nila, no, kumikita na ng 50,000-60,000 si Jordan, tinatawanan pa niya, ayaw niya maniwala, no? Hindi niya alam na kakainin niya pala lahat ng ego niya at sasali siya sa iFern. But let me call them up on stage, Jeffrey and Marian Rosario. Okay, so whose idea was it to join iFern sa inyong dalawa? Parehas po. Okay. So parehas po kami, nalatagan po kami ni Up Jordan. Sabi niya magdadala daw siya ng whiteboard. Sabi ko, wag mo kunin, diyan ka sa lumot mag-present sa akin. Okay, okay. So ganun po talaga atin. So ito yung... Siguro, tanungin natin yung buong iFern Nation, baka ito yung person na nag-RBA sa lumot, no? Yeah. So, totoo po yun. Actually po, bully lang talaga kami sa grupo. Uh-oh. Pero gusto rin po talaga namin siya maintindihan. Okay. Yun nga lang, with the twist na may kasamang pang-bully. So, parang, ikaw, tell me honestly, magkano yung sahod mo? Parang when, ito yung time na kumikita ng 50,000-60,000 si Jordan, binubuli mo siya, magkano yung earnings mo that nasa time? Nasa 20 to 30 po. Nasa 20 to 30. How about you, si Mrs. May, trabaho ka ba o housewife ka? Opo, dati po akong sales lady sa mall po. Okay. 9 years pong empleyado. Ang earning ko po nun is nasa 12,000 to 14,000. Okay, 12 to 14 ka. Yung 20 to 30, ano to, 21 o 29? Yung 20 to 30 na sinasabi mo? 15-30. Ha? Hindi, hindi. Ang ibig ko sabihin, sabi mo kasi ang kinikita mo, 20 to 30,000. Di ba? So, ano siya? 21,000 ba siya o 29,000? Depende po sa commission po na. Okay. So, ano yung mas madalas? 21,000 o 29,000? Nasa 24. Ganun. 24, no? So, yabang lang yung 20 to 30. Pero 24 yung totoo. Apo, minsan. Okay. So, 24 ka, 12 siya. Apo. So, total ninyo 36. Apo. Tapos si Jordan, 50 to 60. Pero may lakas ka ng loob na ibuli siya. So ano yung iniisip mo? Ano yung karapatan mo? O ano yung pinagmamayabang mo na yung combined income nyo, 36, at pinagtatawanan yung 50 to 60 ni Jordan? Actually, ano po yun, Sir Tom? Bali, kasi siyempre, kilala po namin si Up Jordan, si brother. So, kilala na ano? Na hindi na manloloko, scammer, gano'n. Kilala ang ano? Kasi namin nakikita sa kanya, kasi nga hindi po siya nagpapakita sa amin. Ah, kaya so po, parang feeling mo hindi totoo yung pinopost kaya niya. Kaya po namin okay. Din siya pinapalabas, binubuli, kasi gusto rin po namin siya makasama. Okay. Kasi meron o wala po siya, kasama niya po ang... Okay. So yung friendship niyo with or without money? Yes po. Okay. So ano mas masarap, ano mas masarap friendship? Yung friendship na walang pera lahat o friendship na may pera lahat? Friendship po na may pera lahat. Yun. Di ba? Mas masarap yung friendship na lahat may kanya-kanyang kotse versus yung friendship na lahat naghahanap ng masasakyan. Yes po. Okay. So yung time na pumunta kayo nung Tagaytay, no, yung kinekwento ninyong nag-RBA siya sa Lumot, lahat ba kayo kay Jordan nakasakay? Opo. Buong grupo ba yon? Buong yes. Tropa? Ilan kayo noon sa kotse ni Jordan? Walo. Tapos bang ikaw? 9 kayo, no? 9 kayo na sa kotse. So lumabas yung 9 na yon, ikaw lang ang may kotse. Lahat sila walang kotse. Okay. So they needed you para may masakyan papuntang Tagaytay. Okay, so nung nakasakay kayo sa kotse ni Jordan, no, yung papuntang Tagaytay, nag-isip na ba kayo na anong pinagmamalaki natin? Si Jordan yung may kotse, tayo wala. Ano yung nasa isipan nyo nung papunta kayong Tagaytay? Na gusto ko rin po magkaroon ng, siyempre, wala na sariling sasakyan. Okay, ilan taon ka ng empleyado? 10 years. 10 years ka ng empleyado, tapos si Mrs. 9 years. Tapos wala kayong sasakyan. May anak kayo? Meron. Ilan yung anak nyo? Dalawa po. Ano yung ages? Bigyan natin kay Mrs. Ano? Yung panganay po namin, babae, 7 years old po siya. Tapos yung bunso po namin is 2 years old. Po. Ah, baby pa. Okay. So, both your children, no, napanganak sila yun sa mundo, lumaki sila na walang sasakyan. Opo. Ngayon may kotse na kayo. Opo. Dati po kasi, ang kaya po namin is motor. Okay. Nakapagpundar po kami, motor lang. Okay. So, nakaangkas yung tatlo kayo na sa isang motor. Opo, totoo po yun. Okay. Hindi nyo naman nasubukan yung apat kayo na sa motor.
Nung baby po. Anong baby? Nung baby po yung bunso. Wow, so buhat mo yung baby, ganon. Okay. Paano yun? Nakabuhat, tapos paano ka kakapit dun sa driver? Nung baby po ko siya, eto lang siya. Okay. Tapos yung isang kamay mo, nakakapit ka sa kanya. Yeah. Tapos panganay mo, nasa harap. Ganun po. Okay. Ganun yung naging system. So, was that a safe way to travel? Hindi po. No? Delikado yung buhay sa ganun, ano? Okay, so ano yung kotse na nabili ninyo and when did you buy it? November 6 po, 2019. Okay. After... How many months ka sa iFern? Isang buwan po. 10 years kang empleyado, walang kotse. Yes po. 1 month ka sa iFern, may kotse. Yes po. Ano to, zero down payment ba to? Anong nangyari? Ba't ang bilis? Kasi po, sabi nga po ni Applying Jordan, mas mabilis ang nakakotse kaysa sa naglalakad. Okay. So totoo naman yun. Try mo nga maglakad kung marera ka sa kotse. Try mo maglakad, di ba? So, yun po. Ibig sabihin po niya is... Anong kotse binili niya? Mitsubishi Mirage po. Mitsubishi Mirage, no? So dati, murang kotse lang yan, di ba? Magkano monthly niyan? 18 po. 18, no? No down payment. Yes po. Okay, pero bilang empleyado, hindi mo kaya... Yes, yung 18,000 kahit walang down. Yes. No, samantala sa iFern kayang-kaya yung 18,000 naman. Yes, eh, magkano yung one month bumili ka na ng kotse, di ba? Yes, magkano yung kinita mo in first month na naglakas-loob kang bumili ng kotse? Nag 40 po ako tapos unang buwan mo 40,000 kaagad. Tapos malakas po sa selling. Okay. So yun po kasi kailangan mo para so 40,000 cheque mo sa iFern 'yon. Iba pa yung retail income. Magkano yung retail income mo? Yun po yung nagpa-resign sa akin na nakakabenta po ako ng power trio. Uh-oh. 3-4 sa isang araw. Okay. So can you still remember magkano yung kinita mo nung first month sa repeat order? Tapos para i-combine natin doon sa 40,000 na cheque mo, magkano yung unang buwan ninyo sa iFern? Yung cheque ko po nun una, 40. Tapos po, yung retail ko po, nagte-30. Ganun. Isang buwan na yun. Opo. Okay, so unang buwan nyo sa iFern, 70,000. No? Samantalang ang highest mo, 24,000 na sahod, 12,000 na sahod. So, 1 month, nag-resign ka na. Opo. 3 weeks, nag-resign na po. 3 weeks ka pa lang sa iFern, nag-resign ka na. Kasi yung parang nangapan last. Sabi ko dito, okay. Tubo pa lang nasa 3,000 to 4,000 per day. No? Tapos samantalang magkano yung sahod mo? 700, ganyan. Tapos okay. Nahihirapan po ako na magbenta kasi 8 to 5. Oo. Diba? Tali yung oras mo, di ba? So, after po ng 8 to 5, kahit umuwi po ako ng 3 a.m. to 2 a.m. is ginagawa ko po si iFern ng full-time attitude. Okay. So, paano mo sinabi sa boss mo na resign ka sa mo, boss, pack you, bukas din mo papasok? Paano mo ginawa? Usapan po namin ni Jordan. Nasabi ko, pag pinakita mo ako ng 60,000, on the spot, magre-resign ako. Okay. So, ayun, na naging 60,000, sabi ko, hindi, 80,000. Okay. Tapos, nag-80 pa rin. Nag-80 po. So, yung unang buwan mo, nag-80 ka. Nag-80 na po ako the next month. The next month. So sa next month ka nag-resign. Yung unang buwan, hindi pa. Mm. Yung second month, nag-resign ka. So paano mo, anong sinabi mo sa boss mo? Sabi ko po, ma'am, magpapail na po ako ng resignation. Ilan taon ka na dun sa kumpanya na to? Bago lang din po, 8 months po. 8 months ka pa lang. Yes, tapos sinabi mo sa boss mo na magre-resign ka. Nakita naman po kasi nila yung resulta. Sabi niya, baka magre-resign ka na, magsabi ka lang. Uh-oh. Sige po, magre-resign na po. Nakikita nila yung FB post mo? Gano? Yes po. Okay. Kasi halos lahat po sila doon, bumibili din. Oo. Customer mo rin sila. Yes po. So nakita nila ang ganda ng kita mo. Ganun po okay. Yun niya. So, right now, in total, ilan ka na? 8 months ka na sa iFern? So, what is your story in 8 months? What is your highest 1 month income? 210 po. Sa isang buwan? Nung lockdown po. Lockdown. Actually, nag-join po ako dito ng October na. Mm-mm, mm-mm. Tapos po, sabi ko, birthday ko ng November 22, magre-resign na. Oo. Hindi pala napaaga siya, i-applying Jordan. So, okay. Sabi ko, ang regalo ko na lang sa birthday ko is yung... Yun nga, yung freedom. Okay. Na sabi niya nga, ito yung hindi matutumbas. Okay. Yung pagiging malaya mo, nagigising ka sa umaga, tapos walang boss. Yes. Walang magte-text na, pumasok ka na, late ka na. So, yun po. Then, ginawa ko na po siya, iFern, lagi po ako nasa office training. Mm-mm. Dumating din po sa time na sumuko ako. Talaga? Kumikita ka na ng 80,000, sumuko ka pa? Kasi po, yung una ko pong linggo po na yun, meron po akong 35 accounts na papasok. Na doktor, tapos nawala. Actually, naka-check-in na. Tapos, paano nawala? Nawala ng pera si doktor? Ano nangyari? Kumbaga... Pwede ba? Go ahead. Kwento ninyo kasi marami matututo dyan. Di lang naman kayo yung unang nawala ng
ng prospect eh, na magbabayad na may check-in at tas nawala. Kwento ninyo, hindi naman natin sabihin yung pangalan. Yes po. Diba? Ano nangyari? Meron po palang ibang IFR member na kakilala po si Doc. Okay. Then yun po, syempre, mas doon siya matitiwa. Okay. Kasi ano niya eh, katransaction na po niya everyday. Okay. Yun nga lang, hindi niya alam kasi hindi naman din sinasabi nung tao na member siya. Okay. Noon lang po time na nag-present po ako sa doc. Uh-uh. Na narinig niya. Uh-uh. Tsaka lang sila. Okay. So, yun po. So, sa iba siya napunta? Yes po, sa iba po. Okay. So, kasi wala naman kayong pinagpirmahan, di ba? Na parang ikaw ang nag-present sa kanya, na sa'yo siya pa sasali. So, anybody is free to join anybody else, no? That's why, parang increasing your skill, no? On how to present, no? And increasing your skill on getting the payment. Kasi sabi mo nga, naka-issue na yung cheque. Ba't hindi mo nahawakan? Kasi kung hawak mo na yung cheque, ikaw nag-deposito, sa'yo yon. The fact na ready na yung cheque, hindi mo nakuha, in my opinion, pagkakamali mo yon. Kasi nabigyan na opportunity ang iba na sa iba siya sumali. Tama? So, parang sa akin, so, because nangyari yon, gusto mo nang tumigil. Yes po, kasi wala po akong NDO nun. Oo. So, nung narinig, sabi po ni Upline Jordan, tatlong araw ko na po siyang tinetext. So, para lumabas, nung napunta siya sa iba, ayaw mo na. Oo, parang ganun. Okay, po. Balik ka na lang sa 21,000 na, 24,000 na sahod, no? No? Okay, so parang what changed your mind? Bakit nyo pinagpatuloy yung IFR? Sabi po ni Jordan, mag-NDO daw po ako. Okay. So, nung nag-NDO ko, anong buwan to? Anong buwan to? October din po. Ah, kasi first month pa lang. Okay. Oh. So, ayun, narinig ko si Ma'am Erlyn nagtuturo tungkol po sa prospecting. Okay. Tumakas po ako sa company. Oo. Namin na, sabi ko po mag-half-day ako. Ah, so that time empleyado ka pa. Yes, so, okay, okay. So, talagang ginip up po siya sa, na mag-half-day na lang. Okay. Tapos narinig ko yung prospecting, prospect listing po. Oo. So, yun na, yun pala yung kulang ko. Naimasmasan ka. Kaya pala ako sumuko kasi yun na lang yung prospect ko na wala pa. Oo. Oo. So yun, kailangan pala marami para at least unti-unti man siyang mabawasan, hindi ka masasaktan. Kasi, pero yung time na nawala yung 35, magkano na yung kinita mo at that point? Wala pa. Ah, so wala ka pang ano, parang first prospect niya yun, ganon. Pero member ka na. Opo, member. Member ka na. Tapos yung first prospect mo, nawala, ayaw mo na. Okay. So that's a great lesson no, for everybody to learn. It doesn't mean that you fail once that you should stop. Okay, iFern in itself, si Fern, no, when I took over the management of Fern, bankrupt si Fern. Ako yung may-ari, no, pero hindi ako yung nagpapatakbo, no. So yung unang presidente, hindi niya napatakbo ng maayos, no. Parang when I came in, there's a decision to be made whether itutuloy ko ba yung kumpanya o isasara ko, no. But we have a family history that no Tan Corporation ever closed, kaya tinake over ko siya, no. At that time ang position ko hindi presidente, chairman of the board, no, because I'm the majority owner. So parang tinuloy ko siya, no? So we gave birth to Fernsey, no? And in 2012 we gave birth to iFern. So nagtuloy-tuloy na siya. So but marami rin failure si iFern, no? Yung start niya hindi din maganda. Marami rin years na lugi si iFern, no? I always share this to the iFern leaders, no? Yung mga nauna sa inyo, no? Maraming taon lugi si iFern, pero since focus kami dun sa vision of sharing prosperity through entrepreneurship, that's why we continue. So yung nangyari sa inyo, no? Since you lack the training that is necessary, so kulang yung understanding ninyo. So buti tinuloy ninyo. Yes po. No? After po noon, talagang prosigido. Kasi nandiyan ka na, hindi ka na pwedeng umatras. Tama. Ang dami nang nakatingin sa'yo na binitawan mo yung trabaho mo dahil yes. Dyan, tapos babalik ka pa sa akin. Oo. Yep, sa pagiging empleyado. Yung 210 ninyo, ano yan, 10 buwan na sahod yan. Yes po. Ha? Ngayon, isang buwan na lang yung 10 buwan mong sahod. After po noon, December, January, dire-diretso na po, top D, December, January. Uh-oh. Tapos ng lockdown, April, May, June, July. Uh-oh. Kasi after po nung nangyari po yun, ang naging tumatak po sa isip namin, speed is the name of the game. Tama. Bago ka maunahan ng iba, kunin mo na yung bayad. Tama. Diba? Tama. Yun yung nangyari na. Huwag kang aalis na hindi mo hawak yung pera. Ayaw na po namin pakawalan. Just na nagustuhan niya na sasabihin bukas pa. Hindi Hindi, ngayon na. Kung hindi, ayaw ko na. Diba? Kami naman paraan. Diba? Para konti lang yung membership na inaalaw namin. Kung hindi ka nagbayad ngayon, bukas iba nang magme-member. Yung sense of urgency din po yung pinaglalaman. That's very important. Napulot din sa NDO. Okay. Pero napaka-importante po ng training. Yes. So maganda yung sinabi niya, no? Kasi kung yung pag-aaral, no, I always say this before, no, when we had regular events,
parang siyempre, di ba, K-1 to 12, di ba? So, gagraduate ng high school yan, tapos apat na taon pa college, 16 years mag-aaral, tapos maghahanap ng trabaho minimum wage. Di ba? So, 16 years yung dinevote mo, no? To work, no? Minimum wage. Samantalang dito, million yung pinag-usapan, di ka magbibigay ng oras para mag-aral. No? Mali yun. I would like to ask you, no? Bilang misis, bilang nanay, ano yung pinakamalaking pagbabago na siguro ramdam na ramdam mo nung empleyado kayong pareho versus ngayon na pareho na kayong kumikita ng malaki sa iFirm? Dati po kasi nung empleyado po ako, halos hindi namin makasama yung mga anak namin, hindi namin mabigay yung gusto, yung sasabihin ng anak namin, Mami, bili mo ako ng ganito. Ang sasabihin namin, napangit yan. Na hindi yan maganda. Yung tipong kahit alam mo naman sa sarili mo na oo, deserve ng anak mo, yes, kasi hindi mo maibigay. Yes. Tapos nung dumating po sa point na yung mga anak namin, umulan umaraw, sakay namin sa motor. Oo. Tapos sabi ko sa sarili ko, love, ayokong dumating sa point na luwaki yung mga anak natin, maranasan patit na nila to yung ganitong kahirap ng buhay. Mm-hmm. Tapos sabi ko sa kanya, kasi po kami po every time na meron kaming goal, inuupuan po talaga namin. Okay. Sabi ko sa kanya, love, gusto ko naman ilihis yung buhay natin. Mm-hmm. Gusto ko naman maranasan yung the age of 30. Uh-oh. Yun po talaga yung goal namin. Uh-oh. In the age of 30, successful na tayo. Okay. Yung tipong pa-travel-travel na lang tayo. Mm-hmm. Yung mga anak natin, hindi natin problema pagdating sa financial. Mm-hmm. Ilan taon na kayo ngayon? 27 po. Okay. Kaka 27 lang po. Okay. Tapos ang nangyari po, dumating po si iFern sa buhay namin. Sabi ko, love, kaya po minsan pag ano po, bumabiyahe kami, kasi nakakotse na kami, galing kami dito sa office, pag bumabiyahe po kami, lagi namin nare-reminisce. Sabi ko, love, tingnan mo, ang galing, no? Sabi ko, yung dating pinag-uusapan lang natin before, eto na. Sabi ko, aatras ka pa ba? Kasi talaga pong dumating sa punto na babagsak ka, aakyat ka, babagsak ka. May up and downs talaga. Pero kasi pinanghawakan po namin yung pangarap namin. Pangarap ko, pangarap ng mga anak namin, kasi sabi ko sa kanya, kasi po siya talaga, as employee, ginagawa niya lahat. Yung tipong kulang na lang ipagtayo siya ng rebulto. Sabi ko nga sa kanya, kasi po, nung kinasal po kami last year, ang gusto po nung company nila, umuwi na lang siya sa akin the day before na ng kasal. Sabi ko sa kanya. Kaya po ako nag-resign. Totoo po yun, Sir Tom. Yung tipong mag-asawa kami pero hindi kami nagkikita halos. Kasi sobrang busy po sa trabaho. Tapos yung mga anak namin, lumaki sa lola, lumaki sa yaya. Although nasusupport naman, kaso saktong-sakto. Minsan kulang. Kaya ang sabi ko po sa kanya, di ayoko na. Ayoko nang maging ganito yung buhay natin. Sabi ko, bakit hindi tayo sumubok? Kasi po kami po, sumubok po kaming mag-online. Yung everyday up po namin, halos pinagsasabay namin, magchachanggi kami, magtitinda kami ng damit. Tapos, mag-online selling ako, magtitinda ako ng lipstick, yung mga ganun. Halos lahat din po tinry, para lang talaga makawala sa kahirapan. Tapos, dumating po sa point na halos parang ako lang din yung provider ng mother ko, father ko, mga kapatid ko. Sabi ko, na pumasok namin sa isip ko na mag-abroad na lang. Hanggang sa sinabi ko po sa kanya, kasi nag-try na rin po kami ng traditional business, bumagsak din po. Sabi ko po sa kanya, love, try natin si iFern. Sa 2020, pag walang nangyari, sa ayaw at sa gusto mo, aalis ako. Or gusto mo, ikaw yung mag-abroad. Yun po yung naging usapan namin. Yes. Kaya po yung nangyari din sa kanya, yun yung nagpa-eager sa kanya kung bakit niya ginawa nang mabilis si iFern. Tapos nakikita ko sa kanya, deserve na yung mga awards niya. Kasi po, ako po yung misis kasi na kung anong gusto ng asawa ko, susuportahan ko. Hindi kasi ako yung wag ka na dyan, hindi ako. Kung ako po talaga, support lang. Support lang po talaga ako kung anong gusto niya, kung ano yung balak niya, talagang sinusuportahan ko po siya. Kaya sobrang natutuwa po ako sa kanya kasi in 8 months, di ba? 8 months, halos sobrang dami na pong nagbago sa buhay namin. Ibang iba na yung buhay niya. Opo. Kasi from motor, na nagkaroon ng sasakyan.
from zero savings, ngayon ang dami ng savings. Kasi kahit po yung mga anak namin, may mga savings na rin. Yes. Tapos, meron din po siya, meron din po ko. Tapos, ang masarap pa nun, bukod yung income niya. Oo. Bukod yung income ko. So, yung 210 na sinasabi niya, income niya yon. How about yung sa'yo, magkano? Yes. Yung sa akin po, nung lockdown po, 100,000 din po siya. Mm-hmm. Tapos po, yung... Itong last month, di ba top distributor ka? Anong rank mo? 136 po. Okay, what is yung total, magkano yung 148,000. 148. Tapos yung sa'yo, anong, may rank ka ba? Wala last... po, hindi po ako pumasok sa top di last. Pero magkano yung income mo? Pero yung total, yung hindi po kasi ako nagbe-withdraw eh. Uh-oh. Yung naging ano ko po, last month, total income ko po, nasa 80,79,000. Okay, okay. Okay, so, you know, based on all of the things that you've told me, no, parang what is the advice that you would give other couples such as yourselves, no, na empleyado, no, may mga anak, no, kulang yung kinikita, hindi nakikita, no, may mga balak pang mag abroad, no, what would you give advice to other couples, other young couples like you? Ang mapapayo ko po sana is supportahan niyo po yung couple niyo. Kasi darating po sa time talaga na minsan kailangan mo siyang intindihin dahil inuwi po siya ng gabi. Diba? Hindi po pare-pares yung uwi. Kung nasanay po kayo dati na 8 to 5 lang umuwi asawa nyo, 6 na sa bahay na, dito po kay Iper is hindi. Hindi po siya pare-pares. Pwedeng maaga, pwedeng umaga. Yes. Ganun po. Kasi po kung sa, hindi nyo po maintindihan yung asawa nyo, nakakatawa siya, diba? Na hindi mo siya maintindihan, pero may dahilan yun. Hindi dahil sa nagloloko yung asawa mo. Diba? Ginagawa niya yung future nyo. Kasi ang pagyaman po, hindi naman po yan overnight lang. Tama, tama. Diba, dadaan po siya sa proseso na may panahon. Yes. Hindi isang buwan, hindi dalawang buwan. Mm-hmm. Diba? So, sabi ko nga po kay Up Jordan, kasi ano pong rank niya nun eh? Field manager. Sabi ko, kukunin ko yan ng 1 year. Mm-hmm. So, nagawa ko naman siya ng 6 months. Okay. Sooner po. So, kailan ka mag-FBP? Plano ko po next month. Next month, okay. Kung papala rin po, di ba? Actually, malaki po yun, pero tiwala naman po ako sa teamwear pa, kaya kaya po. So, yun po siya. Then, yung Millionaires Club member po. Okay. Kunin ko na siya next month. Okay. Claim na yan. Okay, ha? Live yan, sinabi mo yan, yes, ha? Yes po, live yan. 1,000 yung nanonood. Okay, so palakpakan natin, no, yung mag-asawa, no, Jeffrey and Marianne. Thank you. Thank you very much. Next guest natin, no? Kanina we had the Professor Jordan Manyo, no? Ito, we have master teacher, no? Alexander, no? Alexander Aparis. Come and join me. Okay. Good morning po, Sir Tom. Good morning. Good morning po, IFR Nation at okay. Lahat po ng nakikinig at nanonood po ngayon. Okay. So, yung master teacher, ano yan? Ano tinuturo mo? High school, college? What is a master teacher? High school po. Master teacher po ako sa... I'm teaching mathematics po. Okay. So, when you say master teacher, magkano ang sahod ng master teacher? Nasa 40 to 45,000 po. Okay. Yun. So, magkano yung sahod mo? Ikaw mismo? 43 po. 43,000, no? Yung gross po yun. Okay, gross. How many years are you a teacher bago ka maging master teacher? Depende po yun. May promotion po. Mayroon okay. po siyang... So ilan taon ka ng teacher bago ka naging master teacher? 8 years po. 8 years, no? From the moment you DepEd to, di ba? Opo. From the moment you joined DepEd, no? It took 8 years for you to become master teacher. Opo. Noong unang taon mo sa DepEd, magkano sahod mo? 9,900. Tapos after 8 years, naging 43,000. Opo. Okay. But syempre, katulad ng other teacher, may mga loan ka. Magkano yung natitira dun sa 43,000 mo? Nasa mga 15 na lang po 15 yan. Na 15 lang. Na lang. Okay. Po. Are you married, single? Married po with 3 kids po. Ano yung mga age ng mga anak nyo? Mga bata po. 6 years old, 5 years old, and 1 year old. Okay. Tapos si Mrs. teacher rin ba? Hindi po. Ano, what does your housewife? Opo. Okay. So parang after being a teacher for 8 years, ba't mo na-decide na mag-join sa IFERN? Kasi po, sanay po talaga ako sa paghahanap po ng
extra income. Okay. Kasi ano yung mga extra teacher? Income na pinasok mo? Tutor po. Tutor. So aside from being a teacher in public school, sa school kasi 6 to 12, 30 lang po, 12 okay. Lira. Okay. So onwards po, tutor na po ako. Okay. Magkano yung kinikita mo sa tutor? Nasa minimum nasa ranging from 10 to 15,000 per month. Opo. Okay. So yung sahod mo 43, tapos meron ka pang 10 to 15 no sa pag-tutor. Pero nung empty na po ako, hindi na po ako nag-tutor yun. Ah, bakit? Bakit? Kasi medyo mahaba na po yung oras na kailangan. Mahaba na yung oras mo. Okay. Sige. So ano pang mga racket mo? Nagtitinda-tinda rin po ako dati ng pabango. Ganun. Pabango. Magkano kita mo sa ganyan, sa mga pagbebenta ng pabango? Maliit lang po. Nasa 5,000 lang po ganun. Okay. Okay. Tapos ano nag-try po ako ng magtayo po ng tutorial center. Okay. Kumusta naman yun? Last year lang po yun. Magkanong pinuhunan mo dyan sa tutorial center? Nasa 50,000? 50,000. Tapos ano nangyari dun sa 50,000 mo? Nung unang taon po, nung summer, kumita din po ako. Uh-oh. Nasa 200,000. Yung summer lang po yun. Pero neto nung, na yun, yung 200, neto na yun. Tanggal na yung mga gastusin doon. Hindi po. Nasa ako na lang po, 100,000 yun. So 3 years at 3 months po yun. Okay, okay. Sa 3 months po yun. Okay, 3 months kumita ka ng 100. Opo. Neto na yun, yung 100. Opo. Okay, tapos ano nangyari dun sa tutorial center mo? Nung nag-join na po kasi sa iPhone, nakita ko pa na mas maganda po yung opportunity to sa iPhone. Okay. Kaya medyo napabayaan ko na po siya. Okay. Tapos nung nag-lockdown, hindi na po maganda yung maging wala situation. Na, kaya, no? Kasi bawal na lumabas yung mga bata. Opo, kaya binitawan ko na po yung tutorial center. Okay. So sino yung upline mo? Si Alfred po. Estudyante ko po siya dati. Okay, so teacher rin yung upline mo. Si Alfred. Estudyante ko po dati. Tama, estudyante mo. So anong ano, parang how is, tell us about the situation na yung estudyante, binilikan si teacher, paano ka na-convince ni Alfred? Actually, 3 months niya po akong kinukulit dati. Matagal niya akong binimessage. Uh-oh. Sabi ko, ini-enjoy ko lang. Sige, pag may time ako, pakikinggan ko yan. Okay. Pero nung nakikita ko na nagpo-post na siya ng check-in na 6-digit income, doon na po ako naingit na po ako. Yung estudyante mo, nalampasan ka na. Samantalang dati, hirap na hirap po siya sa subject ko na math. Okay. Hirap na hirap po siya mag-compute. Ngayon, nung nandito na po ako sa iPhone, siya na po nagtuturo sa akin kung paano magbilog-bilog. Okay. So doon ko na po siya natutunan yung okay. Mas maganda pala yung ginagawa niyang bilog-bilog. Okay. Kaysa so doon sa nagko-compute kami na napakalaking number. Tama. Na hindi naman pala totoong pera. Tama. Number lang po siya. Tama. Okay, so let me ask you, kasi di ba the DepEd no, or the public school teacher is one of the lucky profession na kahit nag-lockdown, tuloy-tuloy yung sahod. Opo. Okay, so what have you done? Are you still with DepEd? Nag-resign ka na ba? Anong status mo ngayon? Nag-join po kasi nung September. Mm-hmm. Tapos ang plan ko sana, tapusin ko lang po yung school year ng March kasi para naman makapagpaalam po ako na maayos sa... Kaso nung nag-lockdown, actually nakagawa na ako ng resignation letter. Okay. For the first time, magre-resign siya on air. Ha? Sige, sabihin mo sa kanila, magpaalam ka na. Kaso, bawal pa po kasi pumunta sa school. Kaya hindi ko na ibibigay yung... Hindi, letter. LBC natin. Kasi marami na rin po kasi akong downlines at napapansin ko, talagang nahihirapan na rin ako. Yes. Field manager na rin po kasi ako. Wow, palakpakan natin, ha? So, 8 years, no? From teacher, 9,900 to master teacher, 8 years. Opo. Dito sa iFern, ilang buwan lang, field manager. Opo, 8 months po. So, ano yung biggest income mo sa iFern? 299,000 po. Wow! Kailan to? January po, last January. January 2020. 2020. 299 ka. Opo. Okay, tapos na siyempre, February, March, lockdown, April, May, June, ano nangyari? Sumadsad bang income mo o umaakyat pa rin siya? Ano nangyari sa'yo ngayon? Sumadsad po siya. Nung February, nasa top D pa rin po ako. Pero pagdating ng March, saka April, hindi na po siya umabot ng 100,000. Okay, magkano? Yung March-April mo? Magkano? Nasa 50. Yung April, wala po eh. Zero talaga. Zero. April, so nag-zero ka ng April. Okay. Pero pagdating na... Normal yan. Lahat ng negosyo sa Pilipinas nung April, sad-sad talaga. Tapos pagdating ng May, umabot po ako ng 90,000. Pero hindi po umabot ng... Pero, kumbaga, compared dun sa sahod mo na master teacher na 8 years mong, you know, binigyan ng dugot pawis,
Diba? Okay. Sa iPern, kahit lockdown, nag 90,000 ka pa rin. Doble pa rin na sahod mo. Oo po. Okay. At saka kagandahan po, nung lockdown, nung June, doon po ako nag-advance as field manager. Wow! So ito yung patunay no, sa iFern and to all people that totoong gumagalaw yung negosyo. Kasi mga nagra-rank advance during lockdown, ibig sabihin, immune no sa lockdown ng negosyo ng iFern. Opo. At saka, hindi pa po doon natapos. Pagdating po ng last day ng June 31, nakuha ko po yung Millionaire's Club. Wow! And ang accumulated income ko na po nasa 1.1 million na po. Okay. So, samantalang at 43,000, no? At 43,000, tatlong taon na sahod yan, no? Opo. Para mag 1 million. Opo. Okay. So decidido ka na mag-resign, no? Opo. And ang payo ko rin sa'yo, talagang itodo mo na yung resign. Huwag ka na pumayag sa pakiusap or itong opening lang ng school year, huwag mo muna kami iwan. Huwag ka nang bumigay doon. Kasi kailangan mo yung lahat ng oras mo dito sa iFern business mo. Opo. No, kanina pa sinasabi nila sa ano, yung mga lahat na nag-share, follow the system. When you're already earning, no, 2 times, 3 times, yung nag 299 ka nga, no, that's 7 times, no? 7 times of your salary in okay. 1 month. So, 7 buwan na sahod sa loob ng 1 buwan nito sa iFern. When you're already earning that big, no? Huwag ka sumunod sa sudyante mong si Alfred na matigas ang ulo. No? Dapat, kung siya ganun katagal, kumikita na ng malaki, ayaw pa mag-resign, ikaw patunayan mo na ikaw teacher, mas magaling ka pa rin kay Alfred kasi magre-resign ka kaagad. Opo, okay? Kasi parang do not waste any more time no in DepEd. 'Di ba? Kumbaga i-resign mo na kasi you need to show your downlines how committed you are to help them grow their business. Opo, that's my diba? Vision din po talaga. So siguro I'll give you, you know, a final word. What can you say to maybe your downlines or maybe you want to talk to yung mga kasamahan mo sa DepEd, baka meron kang message para sa kanila? Actually po, most of my downlines talaga is from DepEd. Mga okay. teachers po sila. Okay. So, gusto ko po na makita nyo rin po kung ano pong nakita kong opportunity kay iFern. Dati po, talaga ang purpose ko lang dati nung sumali ako dito, para lang magkaroon ng extra income. Uh-oh. Para pangpuno lang po. Yes. Sa pagkukulang ko yes. na salary bilang yes. teacher. Yes. Pero nung nakita ko, nung after a month lang ako, naka 40,000 na ako, tapos uh-oh. Susunod, nag 50,000, tapos uh-oh. Nag-top din ako after uh-oh. 3 months. Uh-oh. Nakita ko na hindi pala biro yung pinasok kong negosyo. Uh-oh. Na makukuha mo pala dito yung pinapangarap mo. Kaya ang pinapayo ko, kung gusto nyo para ma-enjoy nyo rin kung ano pong tinatamasa ko ngayon, seryosohin nyo lang po yung business. Kasi malaki po yung ibabalik sa inyo ni iFern. Talaga dati hindi ako naniniwala na kaya pa lang matupad yung mga pangarap dito. Kasi sa pag-teacher ka kasi, hindi naman sa sinisiraan ko yung mga teachers. Talagang nawawalan kami ng karapatang mangarap para sa amin. Kasi ang iniisip lang namin, matupad yung mga pangarap ng mga estudyante. Yun yung iniisip namin. Tinuturuan namin yung mga bata para makamit nila yung pangarap nila. Pero dahil sa pagtuturo namin at pagfocus namin sa kanilang pangarap, nakakalimutan na rin namin mangarap. Na may mga pangarap din pala kami. At nung sumali ako sa iFern, doon na po ako nag-umpisang mangarap ng mas mataas. Okay, palapakan natin si dating Master Teacher Alexander, ngayon Field Manager ng iFern na matutupad ang pangarap. Thank you po. Thank you. Our next guest, no, si Lori Mabalot, no? She inspired many people during the last Cheque Chica interview, no? Marami siyang napaiyak, no? So I'm sure everybody's familiar with her story, no? Even our top earners in the Tomanis Masterclass were touched by her sharing, no? So we'll have her up here again and we'll get some updates, no? Ano na nangyari sa kanya since her last interview. Come, Lori, come join us. A fantastic morning, Tikongers. Okay. Okay.
So, Lori, no? Parang yung last cheque, chica, binasa mo yung cheque mo, no? And you were even featured in the sizzle, no? Kasi yung bahay na kubo, ngayon, bato na. No? So, maybe you can share them what has happened, no? Since your Tomani Talks na cheque, chica interview. Ano na nangyari sa'yo since then? Nung ano po, 100 plus po nung nag-chika-chika. Tapos ngayon po, nasa 120,000. Okay. Remind natin yung audience, no? Magkano yung income mo dati, no? Magkano yung normal na sahod mo versus the 120,000 na kinita mo in 1 month? 8,000 po, nung promodizer pa lang po ako. Okay. So, tapos ngayon, I earn... Po, habang kumukuha po ako ng lisensya kahapon, pumila po ako doon. Tapos kumukuha ng ano? Ng license po. Ah, para sa kotse? Opo, ah, driver's license? Yes po, okay. So, driving without license ka? Ha? Joke lang yun, ha? May student na po ako doon, kaya lang, nung 1 month na siya, nag-lockdown, so hindi ko nakuha. Tama, tama. Tapos, kahapon, pumila po ako doon, inabot pa ako ng hanggang hapon. Sabi ko, ba't marami bang tao? Opo, ang dami. Okay, na nag-a-apply lahat ng lisensya. Okay. Yes. Tapos sabi ko, kung empleyado pala ako, sayang yung isang araw ko. Yes, yes. Tapos wala akong income. Pero mm-hmm. nung naka-iper na ako, kumita ako ng 4-8 kahapon. Yes. Tapos so ngayon, habang nasa pila ka, kumita ka 4-8, ha? Iba talaga sa iper, ha? Habang pumipila ako sa LTO, kumita ako ng 4-8. Yes. Ha? Okay. Tapos kaninang umaga, habang nakapila ulit ako para kuhanin na yung lisensya. Ah, kahapon, apply. Today, pick up na. Okay. Tapos, kumita naman po ako ng nasa, 26,000. Tapos ngayon, 26,000. Parang nasa 26,000 kahapon? Yung income mo? Kaninang umaga, 26,000. Tapos okay. Ngayong hapon, 26,000. So, wow! 52,000. Grabe, 52,000 habang nakaupo ka rito. Ha? Grabe, ibang level. Baka may bahay na bato, dalawang palapag na bahay na bato. Huh? Okay, so parang where would you say, ano yung sikreto, ano yung source nitong 26,000 in the morning, 26,000 in the afternoon income mo? Nag-ano lang po talaga nung may resulta ka na, iba po talaga. Hmm. So, kasi dumaan din po ako sa pagiging distributor, associate, builder, team builder. Bago ako narating yung FM, marami rin po akong pinagdaanan. Okay. So, yun, madalas na nagtanong sa akin, madalas, paano mo nakakaya? Mm-hmm. Tapos, saan ang gagaling yung lakas ng loob mo para gawin yan? Since single mom ka, nabubuhay mo yung pamilya mo. Kasi bata pa lang ako, sir, and na talaga ako, binubuhay ko na yung sarili ko. Okay. Tapos, nung nag-post po ako ng 100K, yung pinagtatrabahoan ko po, kasi habang nag-aaral ako, nung nagiging naglabandera po ako, Saturday, Sunday, naglalabandera ako, 200 po yung kinikita ko, para at least may pang ako. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, proud na proud ako sa'yo, kasi ganyan na yung narating mo, dati labandera lang kita, tapos ngayon, ganyan ka na. Ngayon, mas mayaman ka na sa kanya, no? Saan ang paglabayin mo? tapos yun po, pag ano naman, sabi, yun, before talaga, sir, duman din ako sa, hindi, isa-isang araw lang ako kumakain ng kanin, kasi, yung pagkain ko, kasi nakipagsapularan ka sa Manila, hindi mo alam kung saan ka pupulutin eh. Hindi mo alam kung paano mo pakakainin yung mga anak mo. So ako, yung pangkain ko, na pang da 3 times a day kumakain, minsan 4 pa, 5, ganyan. So, once a day lang ako kumakain ng sir. Tapos, iniipon ko yun, ipinapadala ko sa bahay para pang diaper, gatas. Tapos, yun, sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na ganito na lang yung buhay ko. Kasi, as a single man, maraming nag-underestimate sa'yo. High school grad ka pa. So, limit lang talaga yung trabaho mo. Tapos, nung dumating ako kay iFern, since high school grad ako, sir, ngayon, proud ako na para ako nag-college na kay iFern. Bakit? Meron ako mga teacher. May mga mentor. Tapos, nagkaroon ako ng trabaho. Trabaho kasi field manager na po ako. Marami na akong tinutulungan din na maging din. Kumbaga, umasenso rin sa buhay. Tapos yun, sabi ko dito, kumbaga, walang huwag mong limitahan yung sarili mo na maging success ka. Huwag mong tingnan kung ano ka. Ang tingnan mo, yung mararating mo. Kasi meron naman taong tutulong sa'yo, 'di ba? Kasi
isipin man natin sa hindi, walang ibang gagawa ng pangarap mo kundi ikaw lang. Mm-hmm. Meron mga tao at kumpanya na tutulungan ka mm-hmm. para maabot mo yun. Yun nga po, si iFern. Mm-hmm. Kasi umiiyak yung mama ko, sir. Uh-oh. Nalaman niya sa akin, nag-100K na po ako. Wow. O umiiyak siya sa akin, sabi niya, wag mo, ano, nini, kasi nini yung tawag sa, so, nini, wag mong, ano, wag kang magbabago, kahit ganyan ka na, uh-huh. kahit nararating mo na yan, wag mo kaming kalilimutan. Kasi, uh-huh. last na usapan namin ni Papa Sir, nung before siya mamatay, sabi niya sa akin, sayo ka, Papa, ano ka na, paggamot ka na. Kasi may ano naman tayo eh, may pera naman ako dito, may magde-deposit. Kahit walang magde-deposit, may magde-deposit. Kasi nga, gusto ko, gumawa na siya para magpadala na sa ospital. Uh-huh. Alam mo, sir, ang tumatak lang sa isipan ko na hindi pala yun yung rason bakat ayaw nila magpa-check out kasi matigas yung ulo, kundi iniisip nila yung babayaran nila sa ospital. Tama. Di ba po? So ngayon, dumating yung time na sabi ko, hindi na ako papayag na may pamilya pa rin na magtitiis sa sakit kasi walang pera. Uh-huh. Tapos, nung kumita ko ng 100K, 20,000 pinadala ko sa bahay kasi yung kapatid ko po na hospital kasi meron siyang ano sa ovarian niya, sir. Uh-oh. Sabi ko, iba po talaga yung nagagawa ni iFern. Kasi may sakit yung anak ay yung kapatid mo pero nakapagbigay ka. Yes. Wala akong problema. Tapos yun, kaya kumbaga nung ano, mas lalo kong pinapatibay yung sarili ko kasi lahat naman tayo dumadaan sa rejection. Yes. Opo, wala naman. Lalo na sa mga baguhan ko. Yes. Lalo na pag nag-join ka, ang tingin agad, kikita ba ako? Huwag mo munang tingnan yung kita. Uh-uh. Tingnan mo, yung magiging ano nito, magiging resulta. Uh-uh. Kasi, unang-una, binigyan mo ako ng pang-member, may palit naman na product eh. Tama, gamitin mo yan o hindi, hindi ka talo. Tama. Ipamigay mo yan, nakatulong ka pa. Uh-huh. Di ba po? Ang dami kong daldas. Baka maging 35 minutes din. No? Hindi. Totoo, marami ka na sinabi. You know, what ano yung mapupulot natin no, sa sinabi ni Lori? No? Kasi syempre, iba yung may pera. No? Pag may pera ka, lahat kaya mo gawin. Kung wala kang pera, no, ang daming, ano, sabi nga nung mag-asawa kanina, anak, pangit yan. Di ba? Kasi wala sila pambili. No, the important thing here is if she can do it, no? High school graduate, right? Sabi mo? High school graduate, no? Single mother, no? Nagsapalaran sa nakipagsapalaran sa Manila, no? Siya ang breadwinner para sa pamilya nila. Kung siya nga nagawa niya, no? Marami din naman siyang pinagdaanan, no, na iba-iba, no? Bago niya nahanap si iFern. At syempre, bago siya naging field manager, marami din siyang pinagdaanan. Matatandaan nyo lang ito, no, lahat naman, kahit na empleyado, marami pagdadaanan. No? Pero, ang tanong, anong narating? Diba? Kasi tignan mo yung mga kasamahan mo. Diba? Yung mga kasamahan mo dati sa trabaho, ano ba narating nila? Diba? Nauna sila sa'yo, 10 years na sila dyan. Kahit na balik natin dun sa story ni Master Teacher, mga kasamahan niya, teacher, for sure, merong mga nauna sa kanya, merong mga kasabay niya, ano ba narating nila? Kung narating nila, no, sabi nga ni Jordan, London pa rin. Kung London pa rin na narating mo after 10 years, ibig sabihin kung ikaw, second year mo pa rin, siya 10 years na, in 8 years, kung anong siya, yun ka rin. Diba? Samantalang dito sa iFern, tignan mo yung mga nauna sa'yo. No? Kung hindi pa enough, nakikita mo si, example, sila Alfred, no? Sila Yam, no? Sila Jordan, sila Remilin, si DJ, si Erlin. Kung kulang pa, tumingin ka ba sa taas? No? Si Tadio Soronda, Dan and Kit Mendoza, naka-Mercedes-Benz, Tadius, naka-Land Cruiser. Si Richard Lim, ang namin ng negosyo, pero ginagawa pa rin yung iFern. No? Kasi pareho kami. Lahat ng kumpanya namin, ang pinapayaman, pamilya lang namin. Lahat ng kumpanya ni Richard Lim, ang pinapayaman, kumpanya nila. Pero, I mean, pamilya nila. Pero iFern, lahat ng members, no, or lahat ng down nila, pwedeng yumaman. Pwedeng kumita. No? So then look beyond that, no? After mo makita lahat ng upline mo, anong narating nila, tignan mo yung top 10 distributor ni iFern. Ano na bang itsura nila? Ano ba itsura nila 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, no? Ano na itsura nila ngayon? No, ano nang narating nila? Kasi kung anong narating nila, no, yun yung future mo. Kasi parehong sistema ginagawa niyo eh. Parehong produkto binebenta ninyo eh. Parehong package yung inaalok ninyo eh, 'di ba? Pareho yung rank advance na pagdadaanan ninyo eh.
No, so that is the lesson, no, that we can pick up from Lori. And I look forward, no, maybe we will have next interview kung ano na nangyari kay Lori, no? Maybe sa next rank advance niya or tatlong palapag na yung bahay na bato, no? So palakpakan natin si Lori. Yes. Babati ka. Sige, go ahead, bumati ka. Advice ko lang po sa mga first time or magjo-join pa lang sa iFern. Maswerte po tayo na ngayon na po tayo nag-join. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kung 4 years before tayo nag-join, yung daanan pa po natin is mga bako-bako, tapos puro pa po mga damuhan. Mm-hmm. Ngayon po is nasa highway na lang po tayo. Mm-hmm. Okay. Thank you. Palapakan natin si Lori. So our next guest, no, is Pastor Alejandre Amante, no? He's on a missionary status, no? Let's find out, no, kung bakit binibigyan niya ang oras niya sa iFern at ano nang narating niya sa iFern. Pastor, come and join us. Tuloy at ang pastor na kilala ko naka LB, ah. Ha? Good morning, sir. Good morning. Yeah, good morning. Have a seat. Okay, so Pastor, tell us about your journey in iFern. Kailan ka sumali? Bakit ka sumali? No, kailan ka nag-active? Kailan yung unang malaking income mo? So, before I become an iFern member, I was a Fern member. Okay. So, nung nag-Fern po ako, the first time I met Sir Tom, he was throwing t-shirts. Okay. It was December. Oo. And you were really laughing doing that. Oo. Oo. So, sabi ko, iba ang may-ari ng Fern, masayahin. Uh-oh. Because ako naman ay ikot-ikot sa mga networking. Ah, marami kayong networking company. Okay. Nakailang kumpanya na nasalihan nyo? Siguro, kung mga 20 companies. Mga 20 companies. Okay. So, maganda yung sinabi ni Pastor, ha? Maganda yung sinabi ni Pastor. So, medyo ibahin ko yung story, ha? Kasi because you told me about these 20 companies. So, mahilig kayo sumali. First question, ba't kayo sumasali at ba't umabot ng 20 companies? Kasi naniniwala ako sa buy and sell. Okay. Traditional na magbinta ka, may tubo ka, may incentive ka doon. Uh-oh. At kung may sumali, mayroon ka ding incentive. Okay. So, yun ang nag-isinang kong ano. Mostly mga food supplement. Okay. Kaya so, yung 20 companies mo, meron bang company na mas nagtagal ka ron? Or puro ano, one year, 6 months, tas iba na naman? Mayroon naman, pero... Ano yung pinakamatagal? Sa isang company na ano, yung papatak-patak. Okay, nang gano'ng kakatagal doon? Siguro, kasi mahilig po ako, sir, ng ano, triple networking. Pinagsasabay-sabay ko. Pinagsabay-sabay mo, okay. Kasabay no ng Percy. Okay, okay. Nag-iikot ako dito sa area nito. Yes. So, ang idea mo, mas maraming hinahawakan na kumpanya, masa-ascend. So, yun yung parang nasa isip ko. Okay, na. Yan ang tanungin natin, ha? So, yung idea mo na maraming kumpanya sabay, mas malaki ang kita. Totoo ba yun? Tama ba yun o mali? Ayan, hallucination. Okay, maganda yung sinabi, ha? Naka 20 companies na siya, and siya ang nagsasabi, siya nagpapatunay na hindi tama yung pagsabay-sabay ng kumpanya. Okay? Kasi I will tell you, ah, kahit na iFern members kayo, iFern leaders, iFern top distributor na kayo, dadating ang araw, matetempted din kayo na magsabay ng ibang kumpanya. No? Merong lalapit sa inyo, sabihin, gawin kitang 001 dito, gawin kitang kasosyo dito, tahimik lang, gamitin natin pangalan ng anak mo, pangalan ng misis mo. No? You will be offered like that. And I'm telling you, wala pa akong nami-meet, no? In all my years, no, running networking company, I held found, no, 2003 Fern. Ngayon 2020 na. So 17 years na ako sa industriya. Wala pa ako nakikita na nakapagsabay dalawa tatlong kumpanya na umasenso. Okay? Kasi pag pinagsabay mo 'yan talaga, ang ending mo baksak lahat yung tatlo, no? So si Pastor patunay siya doon. Sinubukan mo iba-ibang kumpanya, wala nangyari. Mayroon naman pero nagkaroon ng problema. So nung gusto ko nang umalis kasi hindi ko na makuha yung ano yung vision na inano ng company. Oo. So sabi ko babalik kaya ako sa Fern. Okay. That was 2016 May. Oo.
dalawang beses ako nag-a-attempt kasi alam ko naman yung gold look. Eh. Hindi ako matuloy-tuloy. So, but it is really God who appoints time and person. So, pumunta sa akin si Up Early sa church. Okay. Nag-usap so, instead of ikaw ang pumunta, ikaw ang pinuntahan? Ako na ang pinuntahan. Okay. At may bagong company, Iburn. Okay. So, 2015, June 12, Independence Day. Okay. Marami ang nag-ano dito, kasama na ako doon. Okay, okay. So, Independence Day event, nandito kayo. Okay. Tapos, nung nagtanong na yung speaker kung sino may gusto, pumunta ako sa harap. Okay. Kahit wala pa akong pera. Okay. Alam naman natin ang pastor. Oo. Nakasalalay lang sa mga banyan. Tama. So, it's really God's na appointed time. And I know you are one of the chosen by the Lord para i-spread ang economic growth ng Pilipinas. Okay. This is really a prophetic Filipino Entrepreneur Resources Network. The Philippines will be one of the best networking country and Iburn is star leading. I know it in my heart. Okay. This has the best network marketing system. Okay, thank you. Thank you, ha? Naka 20 companies siya, ha? That's good to hear from Bishop, you. Sorry, Bishop. Napromote ako. Napromote ako bigla, ha? President/Bishop Tomanitan. I'm sorry. Okay lang, joke lang. Continue. Please lang ako. I am optimistic kasi nakita ko kasi yung ano yung Fern company with a heart. Bakit? Doon sa pinanggalingan ko, after one year, yung mga membro mo mawawala kasi magre-renew. Tama. Pag hindi ka naka-maintain sa maintenance, pwede ka ma-demote. Hindi mo makikita yung income mo kasi hindi ka nag-maintain. So that is really, walang ano yun, walang puso yung ganong passing sistema. But here, dito, no demotion, no reversion, no maintenance. Saan ka pa ba ng ganitong company? Medyo, sasabihin ko lang, yung medyo, mano yung nag-iisip ng hindi tama para sa company, mananagot sila sa Panginoon. Kasi, good heart yung ating may-ari. Wisdom from the Lord, Solomonic wisdom, hindi ordinaryo mag-manage ka ng ganitong klaseng. And I believe, 20 years from now, may mga bilyonaryo dito. I am optimistic. God is really with us. Alam ko yun. Kasi maraming nananalangin dito si Pastor Erlin. Isa din yun na nagkaroon kami sa Word of God, sa prayers, and I believe, Sir Tom, Iburn has a bright future. International po tayo. Itong mga isa sa aking, ano, I believe na yung mga young people, kayo ang hinahanda na ng Panginoon. Yung mga nasa 30, 40, kaya ako 63, 20 years from now, 83 na ako. Para 62 pa lang. Ano ha, may iba tayo sandali ha. Kasi it's very comforting no, to hear the words ni Pastor no, about yung vision niya, ano yung nakikita niya. But syempre, we want to show the people in the audience and the ones watching at home na iba yung nakikita mo, iba yung parang wisdom mo, no, word of God or your experience, what you see. Pero ang sabihin natin, ang ikwento natin yung katotohanan. Yes. No, ano yung kinita mo dito? Like, kasi field vice president ka na eh, yes. Di ba? So, FM is 300 cycle or 600 na tao. FBP is 750 cycle or 1,500 na tao. Okay, so ibig sabihin, kumita na si Pastor. Pero can you tell them like, during itong lockdown, no, maybe the past 3 or 4 months, no, magkano yung kinita mo per month? Para yung makita ng audience natin na iba yung, you know, talking about prayer. Kasi di ba sabi nila, prayers, God, di mo naman nakikita si God. Di ba? Pero naniniwala ka. No? Dito sa Iburn, yung vision, sinasabi namin yan. Iba na yung kung nararamdaman nyo ba o hindi. No? So yun yung sinasabi niya na
yung the way we run the company, no, he feel that the company has a heart. Okay, so but let us tell the people ano yung totoo, ano yung katotohanan na nangyayari mismo sa buhay mo na somebody with experience in 20 companies pero ngayon focus, no, exclusive iFern, anong nangyari? Like siguro mention your past 3 months to 4 months income. So ang natutuwa po ako kasi may napabimber sa Millionaires Club. Oo. For sa lockdown. Ako po yun. Okay. Natutuwa ako na... So nag-Millionaires Club ka during lockdown. Lockdown. Okay, so sumampa ng 1 million yung kita ni Pastor during lockdown. Okay, continue. So, ang opportunity po ay talagang need of the hour po yung ating mga vitamins. Yes. Because of itong virus pandemic, yes, talagang ano, address po niya. Mm-hmm. Ang kailangan ng tao yung immune system bumakas. Yes. So, multi-awarded po ang ating company sa mga vitamins. Uh-oh. Hindi po. International, yes, award po. Yes, yes. Kung madali teka, umunawa... Teka, Pastor, nag-RBA ka na naman. Inkwento mo yung income mo. Yes, so, yes, nag-Millionaires Club ka. So, continue mo yung ano, yung income. Income ang ng pag-usapan income natin. Ay, yung pesos talaga ang pag-usapan natin. Ito po sa last June, first time po ako nakasampa sa top earner. Ah, okay. So, for the first time, top distributor, yeah, po kayo. Magkano yung kinita nyo noong June? Po ako 144,000, may gito. 144,000. Can you remember ano yung rank ninyo? Rank number ano kayo? 128 po. Wow, palakpakan natin, okay? So 144,000, no? Parang what I want the people to know, no? Kasi in June or the sizzle that we had last Saturday, 230 po ang top distributor. Yung number 230, 99,000, no? So si Pastor number 128, 144. So ibig sabihin meron pang nasa harapan niya or nauna sa kanya ng 127 na tao. Ganun po karami yung top earners dito sa iFern during lockdown. No? And I want to thank Pastor Amante, no, for his sharing, no, his wisdom. No? He's sharing about his faith, his wisdom about God. No? And of course, no, the real sharing, no, about experience from 20 companies, no, and focus on iFern. And palakpakan natin si Pastor Amante, Millionaires Club, no, Field Vice President at number 128 top distributor of iFern. Palakpakan muna natin. Thank you very much, thank Pastor. You, thank, you, thank you. So last na lang po. Sige, go ahead. Mananawagan din siya. Ang ano ko lang, you must build your leaders. Yes. So one of my leaders si Raquel. Yes. So really that is the secret. Kailangan may leaders kayo tama, na mabil. Tama. Kahit marami kayong tao, pag hindi maging leader, wala lang ang network. Tama. Tama. You must build your leaders. Yes. Alagaan nyo ang mga leaders nyo. Tama. Salamat. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. Okay. So, our last guest for the evening, the pride and joy of Erlyn Timoteo. DJ Timoteo. Yan. So, fantastic morning po, Sir Tom. Fantastic morning, DJ. Fantastic okay. Morning po sa lahat ng leaders. First time ko nakasama ng matagal si DJ yung ano, I Fly Japan. Ha? Siya yung nagtatawag, Sir Tom, dito ka, upo ka dito sa tabi ko. Gusto ko magpa-mentor sa'yo. Okay? So, DJ, no, in all of your years, no, here in iFern, can you share like maybe your top 3, no, best moments in iFern? Ano yung parang moment na hindi mo makalimutan, ano yung moment na, you know, sobrang proud na proud ka, go ahead. Yan, so yung top 3, yung hindi ko makakalimutan yung ano, yung pag sinasabong ka ni Sir Tom, sumasama ka sa top. Yes! So, kumbaga lahat ng mga top leaders, top earners, pag once na nakaranas ng Aurora kay Sir Tom, I'm sure pasok sa top. Yes! Yon, kung ikaw hindi ka pa nakakapasok sa top, yan. So, pasabon ka na. So, ano ha? Maganda yung sinabi ni DJ kasi alam niyo yung Aurora Beauty Bar, may ibang pangalan yan.
No, ang tawag dyan, Aurora Prosperity Bar. Ha? Pag nasabon ka na, yayaman ka. Yes. Okay, so yan, di mo makalimutan kasi every time nasabon kita, up next month, top distributor ka, di ba? Kaya sinasadya mo magpasabon eh, no? Para tumaas yung langgo mo. Okay, so that's one of your moments, no? And I will tell you, no, maraming leaders, parating they always have this experience from me. Kasi, ba't kita sasabunin? Kasi alam ko, meron ka pang kayang ibuga na akala mo hindi mo kaya. No? Meron ka pang kakayahan, no, na hindi mo nakikita sa sarili mo. Kaya kita sinasabon. At naintindihan na ni DJ yan. Dati, pagka kinausap ka ni Sir Tom, pagagalitan ka na naman. Ayaw niya magpakita sa akin. Ayaw niya rin mag-message. Kasi pag nag-chat na siya sa akin, masasabon na siya eh. Kaya kunyari, hindi ako nag-exist para hindi ako masabon. No? So anyway, it's good that DJ now have that realization. Now, when I talk to him, it means I want the best thing for him to happen. Okay, so other moments mo. Yung pangalawa naman, yung ano, pag once na nagme-mentor Sir Tom, sabi niya, DJ, ang taong mahihain. Kasi lagi ako umakit doon, laging tahimik lang, nasa tabi lang. Sabi niya, sa akin, tumatak yun sa akin, sabi niya, DJ, ay tanda mo to lagi, na ang taong mahihain, walang makakain. Ang taong makapal ang mukha, kakapal ang bulsa. Yes! Diba? Yun. So, yun yung pangalawang moment na hindi ko talaga makakalimutan. Every time na lagi kami akit kay Sir Tom, ayan ka na naman, dumarating ka naman sa pagiging mahihain mo. Na lagi mong tandaan, ang taong mahihain, walang makain. Lagi niya paulit-ulit sinasabi yun sa akin. So, ngayon, makapal na yung mukha ko. Makapal na rin yung bulsa. Okay, so let me ask, ha, kasi lahat naman na nandito, T-Conquerors, no? Yes. Yung na-meet ninyo si DJ at yung nakakasama siya, mukha ba siyang mahihain? Hindi, di ba? Oo, sa akin lang siya mahihain, no? Kasi sa inyo, pinapakita niya yung pagiging leader niya. Okay, and that's the transformation that we want, no? We always tell people, no, kung sino ka, no, before mong sumali sa iFern, no, magbabay ka na sa sarili mo. Kasi pag nasa iFern ka na, di mo na makikilala yung sarili mo, ibang-iba ka na. Okay? And yung ibang-iba, maraming bagay yan. Hindi lang yan sa ugali, sa pananaw, sa pag-iisip, pananalita, no? Pagbibihis, no? Yung narating, no? Ano yung narating, no? Nakapunta na siya ng Japan, no? Anong kati pa? Australia, Korea, di ba? Nakarami na siya ng iFly. Okay, so continue. Ano pang mga most memorable moment mo sa iFern? Yan, yung pangatlo naman yung Korea. Okay. Yun, so nag-request kami kay Sir Tom. Sir Tom, pwede bang breakfast with you and Madam Kim? Yun, so grabe, napaka-generous, napaka-bait talaga ng presidente natin, di ba? Sino ba kami na harapin niya para mag-breakfast? Kumbaga, mayaman na tao, di ba, haharap sa gantong, di ba, ordinaryong tao. Yun, so sa iFern lang po talaga na mararanasan natin lahat yun. Okay. So, memorable sa'yo yung breakfast natin. Can you share with them anong natutunan mo during that breakfast? Yun, so marami po. Kumbaga, sabi niya si Apmela, minementoran niya. Yun nga, yung sa Aurora din, di ba? So, sabi niya, di ba? Marami ditong mayayaman, pero bobo. Di ba? Kasi bakit? Yung kumbaga, yung tipong alam mo yun, yung sa pinag-aralan nila, di ba? Walang natapos yung iba, then yung iba, hindi nakapag-ano, bulakbol. Pero dito kay iFern, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging mayaman, di ba? Lahat may possible na dito, pwede kayo umaman. Okay. Parang ano, magandang ano, mga sinasabi ni DJ. Sige, tuloy mo pa nga. Ano pa mga precious moment mo? Sige nga, sige pa nga. So, pati yung pananamit, sabi niya yan. So, bakit kailangan bihisan, di ba? So, kasi di ba, yun nga yung, kumbaga, pati yung ano, sarilo. Yung sarilo, yung daw pala yung nagsisimbolize na ano, yung personality ng pagkatao. Di ba? Kumbaga, ayun na yung na-achieve mo eh. Di ba? So, kumbaga, dati, pwede ka naman tumingin sa orasan, sa cellphone. Tama? Diba? Pero eto na yung na-achieve mo kay iFern. Iba ka na. Yun. So, hindi lang naman kami na mentoran niya. But may other team din na business partner namin. Yan. Si Aprem, si Apiam, diba? Si Aplori. Diba? Yun. So, maraming natutunan talaga. Kumbaga, pag once na sumunod ka kay Sir Tom, diba? Yung sinabi niya, kung ano sinabi niya, sinunod mo, talaga asahan mo yung resulta, mangyayari at mangyayari sa'yo. So, darating na halalan! Tumanitan sa balota! Ah, nakapili na ako campaign manager. DJ Timoteo.
No, and I'm very happy with, you know, the things that DJ is saying kasi it means nakikinig siya doon sa sinasabi ko. No, and syempre, yung proof nandun sa income. No, yung combined income ni Remilyn sa kanin DJ in the last season, no? Magkano yung combined income niyo? 600 yata, no? So 600,000 combined income, no? Palakpakan natin. Kasi yung dati nilang sahod, minimum wage si DJ, no? 15,000. Pero sabi nga ni Remilyn, 15,000, pero inuwi niya 10,000 lang. Di ba? Kasi yung 5,000, deduct. Tapos si Remilyn, maybe ganun din, 10,000. So, can you imagine the 600,000, tatlong taon na sahod yun? No, yung tatlong taon na sahod nilang mag-asawa, isang buwan lang dito sa Ifern. Yes. No, and I'm sure marami pa silang pangarap na hindi nararating. No? I'm very proud na meron silang kotse, no? Bihis na bihis silang mag-asawa. No, I'm sure hindi yan yung una at huling kotse nila. Marami pa silang ibang plano, marami pa silang ibang pangarap. Kasi marami naman silang role model dito sa Ifern na power couples na sinusundan. No, so I would like to thank, no, our audience, no, for having this precious time with us. But before that, no, before we end, I would like to call, no, the upline of Tea Conquerors, Erlyn Timoteo, to come up here, no, and have her moment. So, bigyan mong, so Erlyn, no, what can you say, no, about this moment with all of your leaders, no? Nagkaroon ng sariling show, yes! Ang Tea Conquerors. Ha? Yes! Huh? Okay. Wala to sa plano, no? Biglang nagkaroon ng show, nagulat silang lahat. Okay, so go ahead, Erlyn, you have something to say? Yes, before ako magpasalamat kay Sir Tom, meron lang akong gift para sa kanya. Kinuha ko talaga yung opportunity na to para pasalamatan si Sir Tom because yung naging presidential director ako sa kanya kasi parang walang bagay na pwede akong ibigay sa kanya kasi di ba alam niyo naman lahat meron siya siya nga yung millionaire maker but meron akong gift sa kanya. Dati po, this lockdown, nagbibigay new evaluation ko sa nangyari sa buhay ko dito kay Ifren. Noong una, nakapagbigay lang ako ng mga ayuda sa mga ibang leaders natin, sa mga needy, ganon. Tapos nakita ko pa rin yung sarili ko na nakapagbigay na ako ng mga incentives, ng mga lakos. Parang may promotion talaga, di ba? Glory to God kasi pinatunayan talaga ni Ifren na kaya niya makapag-transform ng buhay ng tao. And at the same time, today, presidente na iririgaluhan to. Yes! Sabi ko nga, I did a gift to Sir Tom Cosminati. Sabi ng anak ko, mahal naman yan. So, kumunta sila. Sino? Si DJ ba? Ah, si JD. Ah, okay. Sabi niya, ngayon alam ko na. Kasi, ganun kasi sila katingin at tinitingnan nila talaga na, syempre, sa buhay namin, di ba? Pero sa akin, hindi pa nga ito yung sapat, ni. Eh. Hindi pa ito sapat. I always pray na, Lord, ano ba ibibigay ko sa kanya? Nagpunta ako sa Pampanga, sir. Naganap ako. Sabi ko, dahil siya yung parang, naging parang namin dito sa mundo. Gusto ko siya regaluan ng isang upuan na parang i-acknowledge ko siya as my master dito sa mundo kasi nagawa niya yung dapat niyang gawin as mentor ng buhay namin. Kaya lang nag-lockdown, hindi ko kayang buhatin, tsaka merong may quarantine gano'n, hindi nila pinapunta. Sabi ko, ala, kinuha na namin ni Remilyn yung slot ng 28, although di ba nung nakaraan yung mga kayo po yung mga speaker. But ngayon po, although syempre lockdown, hindi pa to yung hindi pa talaga ito yung gift ko sa kanya, parating pa lang. Alam niyo po ba, yung gift ko sa kanya from Japan. Hapon ba to? Hapon? It's a limited edition because
binigyan ko talaga to ng ano ng saysay, ng significant sa buhay ni Sir Tong. Sabi nila hindi ito laging available kasi nga po tapos sabi ko, alam niyo, tinanungan ko si Madam Kimi, "Madam Kimi, ano po ba yung magpapasaya kay Sir Tong?" Sabi so, regalo mo si Madam Kimi. Sabi niya, as of now, gusto niya yung mga toys. Ayan, no? Magbabasa muna ako ng letter. Sige. "Sir Tong, do you still remember?" Ala, grabe na. "I was when crying. Ano yan? To your office. Kasi ang dami kong utang." Sabi ko, "Sir, tatagalugin ko na lang sa..." Gusto ko kasi mas personal. Nandun ako sa office ni Sir to. Parang napakadilim ng buhay namin. Kaya napili ko yung toy na yon. Makikita nyo rin naman, may something na... Isang babae siya na nagka-cry. Para hindi niya makakalimutan si Early Timoteo na isa niyang natulungan. "Sir, I salute you, Lord. I salute you, Sir, because of your..." Hindi ko kayang ipaliwanag. Sabi ko nga kay Ma'am Beb na nabubuhay pa siya. Anong klaseng tao si Sir Tom? Hindi niya naman kami kakilala, ba't ganun niya kami minahal? Ganun niya kami minentoran? Ganun niya kami ginaid? Even yung mga anak ko, is not the matter of yung sa financial aspect lang. Pati yung mabuild yung pagkatao namin, binigyan niya ako ng katapangan how to fight the good fight sa buhay namin pamilya. And good things, naging successful si Sir Tom, hindi siya nagkamali sa pagtulong niya sa amin. Naging successful kami dito kay Ifern, ngayon presidential director na ako. Woo! Thank you, Sir Tom, for being my mentor and to my family because, kasi yung because, regalo ko, yes. Yung cows po yun. Tsaka ko na lang ulit ipapakita sa inyo, ipapaliwanag kung ano yun. I-edit namin yung video. Ilalagay na. Okay. "Sir, without you, Sir, I don't know. Alam mo yun, Sir, sana kami pupulutin." Sa kangkungan. Hindi lang, Sir, sa kangkungan. May mga death threat kami. Because sobrang pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ko nawala yun. Ang dami ko na palang utang. Dumating sa... Hindi ako makabayad, hindi na ako makatulog. Sabi ko, "Sir Tom, parang ayoko nang gumising." But si Sir Tom, hindi niya ako tinigilan. "Erlene, umalis ka dyan sa comfort zone mo. And at the same time, walang energy dyan. Umalis ka dyan. Matutuluyan ka dyang mamatay." Dumating po sa point na hindi na po ako lumalakad, ayoko na pong igalaw yung katawan ko, gusto ko na pong tapusin ang buhay ko. But I really thank you, Sir Tom. Na-amaze talaga ako, Sir. Kaya andun po yung matas na pasasalamat ko kay Sir Tom. And Sir Tom, I apologize that I don't have it this now. But siguro, Sir, 2 to 3 weeks, Sir, ma-i-deliver na po na from Japan yung aking regalo kay Sir Tong. Pag nagregalo tayo, hindi parang napipilitan, kundi ibigay natin yung the best. Especially kay Sir Tong Tong. Nasasabi na po, parang nasa pananalangan. But, anything say na sasabihin ko siya, Sir, you deserve and karapat-dapat po kayo pang nang tumanggap ng ng mataas na pasasalamat, Sir. Hindi kayang bayaran ng salapi, ng materials yung ginawa niyo po sa amin. Hindi na po namin makakalimutan. And part na po kayo ng buhay namin, Sir. So, salamat po ng marami.
kung pwede lang siya yakapin, kaya alam, social distance. Pagka may vaccine na. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Palapakan natin si Erlyn. And I believe we will do the battle cry, but I believe Erlyn want to invite two of our leaders from Lucena and... Opo. Can I request Miss Raquel for a short message lang, no? Kasi, Vangeline, my two leaders, I'm proud of you. Kaya, infinipresent ko kayo kay Sir Tom na kayo po isa sa mga leaders ko na talagang ipinakita nyo rin, nag-resign ka. Thank you, yeah, Raquel. Come, join us. Sila yung mga leaders na may karapatan na na-expose ko sila, ipakilala, dahil nag-resign si Miss Vanjie sa Manulife. Thank you very much. Wag mo sabihin yung pangalan ng kumpanya, baka maipit yung commission niya. And thank you very much, Raquel, na nag-resign din, no? Mga resign. Say something. Sobra po akong thankful and privileged talaga na isa po ako sa mga core leaders ng T-Conquerors. Alam niyo po, isa sa mga nagpa-trigger din sa akin sa pag-resign nung sinamahan po ako, nagpatuloy po or talagang sign na kailangan kong ipagpatuloy si iFern is because nung nag-start po ako kami sa Pangasinan, ilang level na po kami ni Aperlin, pero hands-on po talaga siya sa amin. Talagang, ano ba to? Talaga pong nakikipagpuyatan po siya. Talaga pong yung kada RBA, siya po pa rin yung closing kasi sinasamahan niya po kami dahil nga bago kami. Sabi ko, itong mataas na po to na, ano to, na part ng iFern, na isa po kong associate pa lang po ko noon pero sinasamahan niya pa rin ako. Ibig sabihin, it's also a helping business po talaga. Hindi niya po talaga kayo papabayaan. I mean, hindi niya po kayo pinasali lang talagang kahit alas 12 na po ng gabi, ini-NDO niya po kami, nagkakape po kami ng friend coffee. Ayan, inano ko pa yung friend coffee. Kasi favorite niya po yun eh. Talagang, lagi po siyang, hindi po yung unang-una ko po narinig na story na talagang sobrang inspiring po sa akin. And sinasabi ko po talaga na sobrang thankful po ako na first time ko po sa network marketing at ang naging upline ko po si Aperlin Timoteo. Siyempre po, si Pastor Amante po talaga, and si Pastor Chris po, isa din po sila sa mga naging instrumento po ni Lord talaga na ipagpatuloy po si iFern. And now, na team builder po ako, na-hit ko po yung 6 digits a month ko po nung June. Grabe po. Tapos talagang, nasa verge na rin po ako na gusto ko pong bumalik sa corporate world po talaga. Pero si Aperlin po, sabi niya, may ginising ka ng pangarap ng mga taga-Pangasinan. Anong gusto mong sabihin nila sa Disbaro family? Kasi sir, yung Timoteo family, isa po siya sa ginagawa ko pong model. Last week lang po, pinasok na po namin yung papa ko. Yung mama ko po, nandito na rin. Yung dalawa kong po kong kapatid. Pati po yung panganay po namin, nandito na. So, yung model po talaga namin is Timoteo family. Gagawin po talaga namin itong family business. And yun lang po. Kaya po talagang ipagpatuloy lang po talaga si iFern. Yan. Maraming salamat po. Okay. Thank you. I've heard a fantastic day. Actually, hindi pa ako nag-re-resign. Tawag dyan. Naisip ko din talaga, katulad ng sabi nga ni Apyam, marami na akong buhay na ginulo. So as team builder, parang ang dami ko na din dapat talaga ang asikasuhin. Ito na din siguro yung time. So yun lang. Ito na, resign right now. So itong yun, kumita din talaga ako ng malaki. So, mas malaki ba yung kinita mo dun sa dati mong kumpanya o mas malaki sa iFern? Actually, sir, sa iFern. Oh, mas malaki pala sa iFern eh. Dito tuloy-tuloy mo lang. Sa dami ng tao nandito, lahat naman nakagawa ng magandang kita. No? Nag-attend ka naman siguro ng CCEL, napanood mo. So hindi naman drawing yung mga tao na yun, mga tunay na tao yan. Ilang buwan na nating lockdown, ilang buwan na nating ginagawa. So can we get your commitment to resign right now? Yes! Nanunod po yung 1,000, no? Nasa audience. Ikaw po yung kauna-unang magpapahiya sa presidente ng iFern. Magre-resign na po kayo right now? Ano? Pakiulit nga? Magre-resign na. Yay!
Okay, on that note, no, can I ask DJ Alfred, no, Remilin, Siam, no, yung core leaders, no, to join me up here, no, for the battle cry. Jordan, yes, Jordan can join us. Ano lang tayo, social distancing. Okay. Are you ready? Yes. Sa bagong dekada. Alfred. Sa bagong dekada. Alfred. Sa bagong dekada. Alfred. Atin ang 2020. Alfred ako. Mayaman kami. Mayaman tayong lahat. Woo!